Mahigpit na tradisyon sa maraming kultura ang pagpaparangal sa mga yumaong mahal natin sa buhay. A dead body, so it is said, is no longer the essence of the person. Ang bangkay ay magiging alabok na lamang. Ang tradisyon ng paggalang sa bangkay ay napakalalim. Kaya kahit nga hindi natin kaano-ano ang namatay, ang bangkay ay hindi nilalapastangan. Never. Desecration of the human dead body is a no-no. Ito po ang punot dulo ng sumbong sa amin ng pamilya ni Ezra Nael. Sumakabilang buhay siya noong May 14, 2021 sa Westlake Medical Center sa San Pedro, Laguna. Anyway, one looks at it, Ezra, after life, was desecrated. Ito ang pakiramdam ng pamilyang naulila ni Ezra. Kaya sila dumulog at nagsumbong sa amin. Wala ka pang bayan ninyo, kaya hindi nga ang dalawin. Opo. Bakit hindi po namin ang dalawin daw na ngayon, hindi nga dito yung pangkat. Nung naibigay na mo sa kanila, pagdating po ng alas sa ulo ng gabi, nung sinabi po dumating, hindi na nga po, hindi na rin po kanais-nais kung ano, tapos gano'n na itura na kanila. Kaya sinaray po sa cemetery. Balikan natin ang mga pangyayari. Mula po sa Ortigas Center kung saan po malolocate ang opisina ng isang bungo kay Tulfo, ay bumiyahe po kami ng halos 2 oras para bisitahin sa Silang Cavite ang pamilya ni Ezra Nael. Para po sa isang bungo kay Tulfo, ako si Angel Chen. Kung ating natatandaan, agad nating sinamahan ang nagsumbong na nanay ni Ezra sa Department of Health kaugnay ng kanilang reklamo. Ang nanay ni Ezra ay hindi pa umuwi sa Bicol. Ngayon nga, Kuya Mon, ay muli namin siyang kakapanayamin. Kasama ang mister ni Ezra at ang kanyang tiyahin. Ang biktimang si Ezra, 28 taong gulang, ay masayahin, maalaga sa pamilya, maalalahanin. Ano po ba ang nangyari noong May 14? Bakit niyo po siya isinugod sa ospital? Ang gabi po, sumuka po siya. Kala ko po normal lang po yun kasi sa buntis po. Tapos natulog na po kami. Mga alas 7 po, may umumpa sa mukha ko. Ngayon po, nagsisisor na po siya. Tumitilik yung mata po. Tapos nakagat po yung dila po, parang may dugo po. Tatlong ulit pang nagsisure si Ezra. Nang dumating ang ambulansya, tanghali na. Alas 11 po. Bali, ilang hospital yung nadaanan ninyo bago kayo tinanggap at bago kayo nakarating mo Westlake? Siguro po mga 6 po. Pamputo yung Westlake po. Puro puno po. Wala po bakante ko. Alas sinasabi po nila. Pero nakausap mo ba siya sa pagitan ng mga seekers? Ay, hindi na po napagsasalita. Nagwawala pa po. Ayaw magpadala sa hospital. Bumabalibag po sa ambulansya. Sinisipa po yung ambulansya at yung kamay niya mga kantong. Nung pagpapasok ni Ezra doon sa ospital, nilagyan siya ng tubo. Meron bang in-inject or pinainom na gamot sa kanya? Marami pong in-inject sa mga kamay. Tapos, dito po sa ano. Tapos pinap. Puro ano po yung mga gamot? Kinausap ka ba ng doktor? Opo. Pinaliwanag po sa'yo kung ano yung kalagayan ng misis mo? Opo, sinabi na nung ganun yung kalagayan niya daw, binubuhay na lang daw sa kanya. Nang dumating ang nanay ni Ezra mula sa Bicol, ganoon rin di umano ang ibinungad sa kanya ng doktor. Oh, maging practical ka ha. Ako nagsasabi ng ano, kasi prangkahan tayo, yung anak mo wala na. Ang bumubuhay na lang yung machine. Lumalabas na comatose na si Ezra. Pero di pa rin po ako sumusuko gawin yung lahat. Yung gabi yung kasi wala pa akong makahanap ng pera. Tapos bumalik po kami doon sa ospital. Lalo nung makita po yung bill kaya hindi kami makaalis. Habang nasa bingit ng kamatayan ang buntis na si Ezra, ang kanyang pamilya ay tulirong naghahanap ng perang pambayad sa ospital. Ang nanay ni Ezra, samantala, ay may isa pang iniisip. Sabi ko sa doktor, kung maaari po iligtas niyo yung sanggol, kahit yung sanggol na lang po,
tinalikuran lang po ako, hindi ako pinansin. Yung pala, kinumbinsi yung asawa na huwag kunin yung baby. Sa ikatlong araw ni Ezra sa ospital, nangyari ang kinatatakutan ng kanyang pamilya. Ang sinabing sanhi ng kamatayan ni Ezra ay eclampsia. Eclampsia is a complication of pregnancy wherein the pregnant is having seizure. May tinatawag po tayong meron po siyang hypertension. Edema po. Actually, this is an OB case po. Ezra's family was devastated. Pero ano pa ang magagawa nila? Hindi na naisalba ang buhay ni Ezra. Hindi rin nailigtas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pagkamatay ni Ezra, nagsimula ang panibago nilang kalbaryo. Paano nila ilalabas ang bangkay upang mabigyan ng marangal na libing? Bayad muna. Ang nakipag-usap sa ospital para sa bayad ay ang tiyahi ni Ezra. Ospital, regarding po sa tinong. Oo, ako kasi nung umuwi na sila dito nung 15 ng morning na lahat na sila so pagod na. So naglikom na kami ng pera. May nalikom kami dito kasi humihingi ng tulong lahat ng kamag-anak, nag-share-share na. Ang una nilang iniabot sa ospital ay 70,000 pesos. Wala pa sa kalahati ng kabuuang dapat nilang bayaran. Hindi iyon tinanggap ng ospital. Tapos po, kailangan po full paid po lahat pong babayaran para mailabas yung bangkay po. Nagmamakaawa ang pamilya ni Ezra. Opo, ma'am. Sabi niya nga po, kahit po kaluluwa ko, isusanla ko sa inyo para lang malabas yung bata na yan. Kasi napakasakit na nga po nang nangyayari sa amin. Tapos ayaw niyo pong kami, ano. Ngunit baliwala iyon sa Westlake Medical Center. Ide-detain nila ang bangkay hanggat hindi kumpleto ang bayad. Ano pa ang magagawa ng pamilya ni Ezra? Madadala ba ang bangkay sa Bicol? Out of the question. Utang dito, utang doon. Pakiusap dito, pakiusap doon. Sa wakas, nadagdagan ang 70,000 pesos. Papayag na kaya ang Westlake Medical Center? Naka-envelope yung pera na dala ko is 100,000. Ngayon, pinakita ko sa kanya. Ma'am, ito na yung bayad namin. Ngunit ang dala ng tiya ni Ezra ay kulang pa rin ng 40,000 pesos, humigit kumulang. Ire-release na kaya ang bangkay ni Ezra? Ganoon ang pag-asa ng kanyang pamilya. Pwede ba magkaroon ng lamay kahit ilang araw at gabi lamang? No way. Ma'am, makiusap ako, tao ako nakipag-usap sa inyo. At sabi ko, ma'am, gagawa ako ng promissory note na babayaran ko to kasi kung 3 days lang ilibing, Wednesday, Tuesday, mailibing na kung makuha namin. Di Wednesday, balik kami dito, hindi ito maabot ng Tuesday, mabayaran na namin yung 40,000. Pumasok siya doon sa cubicle, may tinawagan. Bumalik siya, sabi niya, ma'am, hindi talaga pumayag. Sabi niya, ma'am, ano, meron ba kayong, yun nga, collateral? Sabi ko, anong collateral? Sabi niya, kahit ano, kung may kotse kayo, sabi ko, merong kotse, may, sabi niya, ORCR, sabi ko, meron. Nung nakuha na, dinala ko doon, hindi na naman daw pwede. Sabi, hindi pwede ma'am, di na naman siya pumayag, kailangan yung unit. Sabi ko, hindi pwede yung unit, dahil una, hindi sa amin yung sasakyan, hiniram lang. So wala kami nagawa, naglikom kami ng naglikom. Nangutang, nagpakapal na ng mukha, nakautang na, nabuo na si 149,700 something. Kahit nga 25 centavos eh, talagang binuo namin. Sa wakas, nabayaran din ng buo ang Westlake Medical Center. At ngayon, ang huling hiling nila ay mabigyan si Ezra ng isang dissenting living. Pero kahit na yon, hindi nangyari. Rosanes Funeral Homes ay noon pang 2006 sa serbisyo ng punerarya. Sa madaling sabi, bihasa na sila sa gawaing ito. Nang malaman ng proprietor ng punerarya ang petsa ng pagkamatay ng biktima, agad siyang nag-alala. Sabi ko, abay pakitanong lang kung may treasure sila. Dahil kung wala, kailangan makuha ngayong umaga. Kasi umaga sila nagpuntag. Noong panghapon namatay,
the following day. Sabi ko, dapat ka ako makuha na yan dahil masisira na yung maliliit na tissue. Bloated na siya. Kung sakali po ba na ano, hindi siya naka-freezer, pero merong air conditioning. Ay, kahit na hindi po kakayanin ng aircon. Hindi kakayanin ng aircon. Si Rolando Casica ay may 10 taon nang nagtatrabaho sa Rosanes Funeral Homes. Nung nandun kami sa may gilid ng morgue, medyo may naaminaw kami na hindi maganda. Ito gawa ng nasa loob po ng basement, di ba? Kasi siguro hindi nakakasingaw lang, ganun. Kasi nga, mainit, napakainit. Walang hangin ng mga pasok. So, nagtanong mo kami dun sa guard kung may freezer ba yung morgue nila. Okay. Sabi naman ng guard, meron daw, kaya lang po, sira. Tapos may aircon din daw po, pero sira din po. Ilan po yung patay? Nandun lang po isa lang. Siya lang. Si Jasper Rosanes naman, anak ni Mang Enrico, ay empleyado na rito sa pulpa noong 2006. Dapat to, 68 hours, nagamot na ho yan, na-embalsam na. Kaya po nung sinabing ganun, ang nasa isip ko po ay talagang ililibin na. Kaya ng pagbinuksan ho talaga yun. Bloated na ho talaga siya. Hindi po namin binuksan. Gawa na nga po, babaho na po eh. Pag binuksan nyo na po, lalo po lalabas yung... Tsaka po wala pang abiso sa amin ng pamilya na pwede na namin buksan. Baka po pagka binuksan natin, magkaroon po kami na issue. Pagka ho, hindi kaagad nagamutan sa loob ng 8 hours, edi magiging bloated po talaga. Yung parang nalunod na siya, naloob ang katawan. Hanggang sa makikita mo, pag binuksan mo, yung parang binukbog na maraming pasa. Tapos yung nasuka na siya ng dugo, nalabas sa tenga, sa ilong. Bulok na po talaga yun. Ang ibig sabihin. Kasi sisimula na yun. Opo, di ko magsisimula. Sa loob po ng 12 oras, meron na po nga po ng kamay yan eh. Pero sa loob po ng 12 oras, nagagawa po ako ng paraan niya ng ma-embalmer. Pero yung 32 hours po, wala na po magagawa embalmer dyan. Kahit sino ang embalmer na sabihin magaling, wala akong magagawa ng embalmer. Sa punerarya, ni hindi na nila binuksan ang cadaver bag. Si Mang Enrico na ang nagpaliwanag kung bakit. Tapos yun nga po, pagtawag sa amin ng funerarya, eh hindi na po raw papakinabangan yung bangkay ng anak mo, mabaho-mabaho na. Hindi na po namin kaya. So kung ano, sabi nila, diretso living to. Mula sa walang silbing morgue ng Westlake Medical Center sa Laguna, diretso ang bangkay sa sementeryo sa Silang, Cavite. Maging ang mga tauhan ng funeraryang kinontrata ng pamilya ni Ezra ay na-shock sa nangyari sa bangkay. Sanay na sila sa pag-handle ng mga patay. Pero hindi sila makapaniwala sa nangyari kay Ezra. Doon kami naman po nalaman. Yun po, kung binuksan na po yung bangkay, yun po, doon kami nag-iyakan. Tapos nilagay na po sa kabaong, hindi na po nabihisan po. Ito po yung aking kapatid. Hindi po makataro ngayon ginawa nila. Diyos ko po. Ang laki-laki po ng binayad namin. Hindi, titingnan na natin. Hindi, bubuksan naman nila yan eh. Ilalaban natin to, hindi yung ganyan ginawa nila. Diyos ko po. Ito po, naka-video. Tignan namin, tagas na po yung dugo. Wala na po talaga. Kuya, ulo lang ha? Hindi po, ulo lang. Ayun, tira. Ayan po yung kapatid ko. Magana yan po yan, pag-iligyan. Masabong din eh. Nakakatakot, hindi na makilala yung anak ko. Hindi na mawari yung itsura niya. Tapos, nag-iiyakan nga po kami ng pag-uras.
naman. Bigla po talaga kami na gimbal sa itsura ng anak ko, naka hindi po ko talaga kanais na. Kaya sabi ko, bakit ginanyan ang mga hayop na yan? Kasama ang pamilya ni Ezra, nagpunta kami sa West Lake Medical Center sa San Pedro, Laguna. Unfortunately, hindi pinayagan ang aming kamera. May reklamo po kasi itong si Mrs. Nael. Sa confrontation, isinalaysay ulit namin ang mga detalye ng issue. Nainip na si Kuya Mon. Ma'am, bakit hindi namin makausap yung doktor? Well, ang ginagawa ko po ngayon is to gather all the information po. Wala po akong idea. But with this po, kung makuha ko po lahat ng information, we will review po in charge po ng pasyente, yung mga consent po na pinirmahan, and babalikan po namin kayo with that, sir. At that point, nag-join na sa aming usapan ang Chief Operating Officer ng Westlake Medical Center. Hi, Sir Mark. Hi, this is Hello. Sir Mark, our CEO. Sige po. Apo. Po kayo, sir. Morning. Ito na lang. Apo, this is Ma'am Marisa. Marisa po. Ako po si Ramon Dulfo, yung staff po. Sir Ramon. Nagre-reklamo po kami, sir. Are you a doctor? No, I'm not, yeah. 14 po, tapos po ng 15 po ng 8 ng gabi, nakuha po. Yun na nga po, wala na, iba lang amoy. So, state of decomposition. Ang tanong ko po, bakit wala kayo ano to? Hindi. Freezer? Ay, hindi rin po, air-condition daw po yung labo. Aircon, that's not sufficient. Di gusto namin hong malaman yung doktor, so we can file a malpractice case against her. Pero ang tanong ko ho, bakit naagnas yung patay? I believe kasi na it was being coordinated to be transferred, kaya kumbaga, they are not patients. Oh my God. So she was your patient, but officially she was not. So who did the family blame? If it happened in the ER, so the authorized person, yung doctor, are the ER consultant. What about yung morgue? Wala kayong kuha ng morgue? Walang freezer? Kasi ang payment naman, dito naman inaayos yung payment. And then yung bank card na galing sa inyong hospital, so siguro naman po, kung hindi kaya ng inyong morgue, i-safekeep yung bankay, bakit hindi na lang po ninyo i-endorse sa coronaria at huwag na lang mag-release ng red certificate. So, yun din po, sana yung gustong malaman, bakit hindi na lang itong transfer sa coronaria. But first of all, we would like to apologize for all this trouble that we are undergoing and hassle. So we apologize. We will look into our system. Pero ngayon lang, this is the first time I've come across this kind of setup. That doctors are hired from the outside to work here.
And then the patient, since the doctors are hired from the outside, the patient is considered an outpatient. Yeah, pero kung naging outpatient po siya, if she was considered an outpatient, then she would not have been confined or confined to your morgue, di ba? Yeah, so anyway, ma'am, so we apologize talaga, no? Kasi whatever happens, there is still yung moral and, you know, being human. We understand na talaga, we should have done better than that. So, I mean, we will have an apology and see that we should never happen again. I mean, Sensya na po kayo, but we'll also help the family file a case against the hospital. Wala ho tayong manggawa dyan. No, no offense meant. Kinatulungan lang po namin ito. Sinamahan naman namin ang nanay ng yumaong si Ezra upang magpa-blotter sa San Pedro PNP kaugnay ng pagsasampa namin ng kaso laban sa Westlake sa ngalan ng pamilya ni Ezra Nael. Magbabalik ang isumbong mo kay Tulfo. At NGCP, our dream is to build meaningful connections to bring the entire nation together. As the country's only electricity transmission service provider, we connect with the power generation sector and the distribution sector to provide Filipinos with a better quality of life. We build these relationships to make the best happen for everyone. Baby, I'm home! Ah. Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. So much to do. So much more to life. SMDC. Ang programang ito ay hatin sa inyo ng SMDC. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang programang ito ay atin sa inyo ng PCSO, kasama mo sa pagbangon.